Shalom Aleichem, Chag Shavuot Sameach sa bawat isa at Shabbat Shalom din sa bawat isa. Nais ko pong pagbigay sa lahat na mula pa nung huling Shabbat sa ating pagsasama-sama ay isinali na natin ang pangangaral ng salita ng Diyos mula sa wikang Banyaga ay nilipat ko na sa wikang Kayumangi o wikang Tagalog. Ito ay inilalagay ni Hashem sa aking puso una sa lahat upang abutin ang mga kababayang Pilipino na kung saan ay mas matalas at mas malinaw ang kanilang pandinig sa sariling wika na sariling Kayumangi. At naniniwala rin ako na yung mga kapatiran natin na nasa iba't ibang bansa, iba't ibang parte ng mundo na matagal lang hindi nakakarinig ng salitang Kayumangi o Tagalog ay para sa kanila ito rin ay isang kasabikan dahil hindi naman nawawala ang pamanalaytay ng dugong Kayumangi sa atin. O kahit yung mga nasa gitnang silangan na ang mga salita ay Arabic na kayo ay alam ko na sumas na nanabik na makapakinig ng kapwa Pilipino Tagalog na pangangaral. At ito ay para sa kapakanan ng ikakaalam, yung malalim na kaalaman patungkol kay Hashem. Minsan pa, paki-mute ninyo. Please, paki-mute ninyo ang inyong microphones. Salamat, para hindi natin naririnig yung mga outside sounds na nadidistract sa atin. Ngunit pagkatapos ng aking pangangaral, pagkatapos ng pagtitipong ito, Besrat Hashem, ay magtuturo naman ako sa wikang Banyaga. Ito naman ay para doon sa mga subscribers natin na patuloy din na nagigiliw o nananabik sa pangangaral ng salita ni Hashem para sa pagdiriwang na ito, sa kapistahang ito na Shavuot. So, tayo ay pinagpala ng triple, masasabi kong triple ni Hashem. Sapagkat ngayon ay Shavuot. At kung itatanong ko sa inyo, ano ba ibig sabihin ng kapistahan ng Shavuot? Yung tinatawag na Chag o kapistahan ng Shavuot. Pag sinabing Shavuot, ano ba yung ating naaalala pag sinabing Shavuot? Bakit ba siya Shavuot? Kung naaalala ninyo, noong magdaang mga araw, ay tayo ay inutusan ni Hashem na magmanalangin gamit ang kanyang divine midot o attributes. Yung apat na put siyam na bilang ng Omer. At dito ay dinaanan natin yung Shavuot Echad, ang tawag ay yung unang linggo, first week. Pagkatapos ang Shavuot Echad, dumating yung Shnei Shavuot na pangalawang linggo, pangatlo Shlosha o Shlosha Shavuot, pangatlong linggo. Pagdating ng pangatlo, dumating yung Arba Shavuot, ikaapat na linggo. Pagdating noon, lumipat na tayo sa Chamisha Shavuot, ikalimang linggo. Tapos Shisha Shavuot, ika-anim na linggo, at yung pang-pitong linggo, at bumuo yung 49 na araw ng bilang ng Omer ay yung Shiva Shavuot. So, ngayon ay malalaman na natin para sa kaalaman ng lahat, kaya siya tinawag na kapistahan ng Shavuot dahil ito ay ang kabuuan o kulminasyon o ang kaganapan pitong linggo bilang. Ano ba ang kahalagahan ng pitong linggong ito kung bakit araw-araw natin pinagpapagalan at tunay na nananalig na merong malakas na emuna, pananampalataya, na ipagkaloob sa atin ni Hashem ang kanyang divine attribute na ito. Yung kung naalala nyo yung attribute ang Chesed, the attribute of Tiferet, the attribute of Netzach, the attribute of Hod,
the attribute of Yesod, the attribute of Malchut, the attribute of this and that. Yun ay iba't ibang uri ng attribute kada linggo. At dahil sa tayo ay lumabas sa ating espiritual na Mitzrayim o espiritual na Egypto, yung ating lumang pagkatao, tayo ay bumaba ng gusto sa antas ng napakababa. Ang ating mga kapatiran at mga amang Hudyo, sinasabi ng Chazal o sages, na lumagpak ang ating mga amang Hudyo sa 49th na level ng karumihan. The 49th level of impurity. Ang sinasabi ni Chazal na kung aabot pa ito ng isang hagdan pababa, babagsak ito sa 50th baitang, which is the point of no return. Hindi na makakabangon sapagkat ito ay dako ng ganap na kapahamakan. Ngunit si Hashem sa kanyang kagilagilalas na habag at kagandahan loob at pag-ibig at mapagpanhinuhod na Diyos, inilabas niya tayo mula doon sa pagkaalipin at bihag, mula sa kamay at sa pag-alipin ni Paro na isang simbolo ng kapangyarihan ng prinsipe ng himpapawid o the prince of the power of the air, no other but the Hasatan. So John, lumabas na tayo, tayo ay nakapahayagan ng magandang balita sa pamamagitan ng ating Panginoong Yeshua na sumisimbolo ng kordero ni Hashem. Yung korderong yan ay sumisimbolo noong Pesach. Ang ibig sabihin ng Pesach ay the Passover lamb na inalay na isang simbolo ng ating Panginoong Yeshua nung kanyang buong puso at buong kalooban, inalay ang sarili para sa kapakanan ng kaligtasan mula sa kapangyarihan at kalawit ng prinsipe ng himpapawid. Nagkaroon tayo ng deliverance. That is a better term, a hermeneutical term, a theological sound teaching. We have been redeemed, tinubos tayo. Bakit tayo tinubos? Sapagkat meron tayong Panginoon dati na wala tayong magawa kundi isundin natin ang ating Panginoon na yan. Dahil tayo nasa ilalim ng kapangyarihan ng Panginoon na yan, yan ay si Hasatan, a type of paro. At noong binubo ng ating kordero, ng ating Panginoon, ang Passover or Pesach lamb offering, tayo ay kanyang nilinis mula sa karumihan. Tayo ay kanyang pinalaya sa pagkaalipin. A type of the Pesach na kung saan tayo ay pinalabas. At ang unang hakbang na ginawa ni Hashem ay tayo ay naglakbay sa ilang, sa wilderness, sa pamidbar ng ating mga buhay. Ang ating mga kapatirang Hudyo ay nagsipaglakbay na sana sinasabi ng mga kakamim, the wise men of the olden times, na dapat ay abutin lamang ng mga humigit kumulang ng 2 linggo at makakarating na doon sa lupang pangako. Ngunit dahil sa merong binitbit ang ating mga ama, ang ating mga kapatid na Hudyo, palabas doon sa Mitzrayim, nadala nila ang spirito ng Mitzrayim sa kanilang puso. Walang pinagkaiba sa ating mga buhay. Oo, nakakilala na tayo sa Panginoong Yeshua. Purihin siya. Siya ang ating Panginoon. Siya ay isang Jewish Messiah. Siya si Messiah, son of Yosef. Siya ang suffering servant. Kaya ibinigay niya ang kanyang buhay bilang katubusan ng kasalanan ng bawat isa, past, present, and future. Sa kanya lang, katunayan sinabi ni Dr. Luke sa aklat ng gawa ng mga Shaliakim o Apostles, ang sinabi, walang ibinigay na pangalan sa isilong ng langit
na ang tao ay maaring mga ligtas maliban lamang sa pangalan ni Yeshua Hanotzri, pangalan ni Yeshua na taga Nazareth. So, walang question, kilala na natin. Tayo ay nagkaroon ng katubusan gaya ng sinabi ko na kinatigan sa aklat ng Efeso, talatang una hanggang talatang lima. Tayo ay nakalaya na dyan sa prinsipe ng kapangyarihan ng himpapawid. Nalagot na ang kapangyarihan ng kasalanan sa ating buhay. Tama yon. Amen at amen tayo doon. Ngunit mayroong tayong binitbit na pag-uugali, kostumbre, mga nakasanayang mga akala, mga attitudes, lifestyle, behavior na kung saan namana pa natin doon sa ating spiritual Mitzrayim. Kaya ito ay nagiging hadlang sa ating pakikipagniigan kay Hashem. Sinasabi nga ng mga sages, may all their names be a memory of blessings up to now. Sinasabi tayo ay binabalutan ng salitang klipot o yung husk o yung matigas na covering na kung saan yung ating neshama, the image and the likeness of God, yung kanyang hiningahan, yung sinabi na, and he breathed unto his nostrils, yung tinatawag na be'apak, be'apav, nishmat chai, and he breathed unto his nostrils, the breath of life. And then man became a lay nefesh chaya. Ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Yung binabalutan ng klipa o yung matigas na covering o pwede mong sabihin yung outer shell, yun ang nagpipigil sa ating pagkataong loob na makalaya. Dahil yung mga ugaling yun ang siyang nagiging hadlang. At kung hindi maaresto, at kung hindi ito mapupuna, at kung hindi ito masusolusyonan ng bawat isa sa atin, oo nga, walang question. Kilala natin si Yeshua. Kilala natin siyang anak ng Diyos. Kilala natin siyang Panginoon. Kilala natin siyang anak ng Amang Diyos. Kilala natin siyang tagapagligtas. Kilala natin siya na ang, siya ang buhay at lumalakad na salita at Torah ni Hashem. Kilala natin. Katunayan, hindi na nga tayo na naroon sa isang paganong araw ng pananambahan. Nakalaya na rin tayo doon. Tayo ngayon ay nangingiling na sa banal na araw na kanyang tinadhana sa atin. At yan ang araw ng kanyang Shabbat. Well, Baruch Hashem, puri ng Panginoon. Katunayan ngayon, tayo ay nagsisipagdiwang ng kapistahan ng Shavuot. Yung sinabi natin is Shavuot, the Feast of Weeks. Shiva, Shavuot, the seventh week. The Feast of Weeks. And also, tinatawag rin ito na Yom HaKahal. The Day of the Assembly. Yung Kahal is the assembly, the congregation, or the community, or the house of Israel. Na kung saan doon kukunin ni Hashem yung kanyang kala. Kala means the bride. Yung bride na yun ang hinahanda ni Hashem para kanyang kasalin. It is a day of the bride and the bridegroom. Yan ang sumisimbolo ng Shavuot, ang araw na kung saan ay tinayo ni Hashem ang kanyang kupa, the yung kanyang dako, which is the presence, the Shekinah, yung kanyang presensya na kung saan ay kakasalin niya ang kanyang bride. Na walang iba kundi ang Israel. Kaya ang tawag din dito ay walang iba kundi ang the night of the bride. Ang araw at gabi ng ikakasal na bride. Ang bride ay walang iba kundi yung mga tunay na pinalaya ni Hashem mula sa kamay ng prinsipe ng himpapawid na walang iba kundi si
kasatan, dinamita ng kanyang balabal na puti at nagbubusilak na puti na walang iba kundi sumasagisag ng katuwirang gawa ng kanyang pinaging banal. Pinukod, kinonsecrate, sinet apart para sa kabanalan ng kanyang ipinag-uutos, which are the mitzvot, ang commandment. Nais kong ikaskas minsan pa, mga minamahal, na ang commandment sa wikang kayumanggi na utos ng Diyos ay hindi isang lumalarawan na isang pabigat sa atin. Sapagkat sa Tagalog, pag sinabi mong kautusan, para bang sinasabing ikaw ay inuutusan, ikaw ay binabatasan. E napakaraming mga tao sa iba't ibang panig ng mundo na pag narinig yung inuutusan o binabatasan, agad-agad umaalma yung lumang pagkatao, naglalaban, nanlalabag, nagre-rebelde. Dahil yung human nature ng tao ay sumisipa pabalik. Kaya, hindi naibigan, hindi napamahal ang tao sa salitang mitzvot o yung commandments. Ngunit ang commandment, alam ba ninyo mga minamahal sa Panginoon, ay isang bagay na kailangan natin lahat. Sapagkat sa wikang Hebreo, ang mitzvah kinuha sa root word na savata. Ang savata, yes, you got it right, savata. Ang ibig sabihin ng savata ay to be united with God. Habang tayo ay sumusunod ng may pag-ibig at kagalakan sa utos ni Hashem, kagaya ng Shabbat, hindi natin namamalayan meron sa ating pagkataong loob na nagkakaroon ng transformasyon. Transformasyon sa ating pagkataong loob at sa ating kaisipan, nagkakaroon ng conformity and be renewed by the spirit of your mind and be transformed, ang sabi ni Rab Shaul, aka Apostle Paul. Nagkakaroon tayo ng union with God. Nagkakaisa tayo kay Hashem sa pamamagitan ng ating Panginoong Yeshua. Hindi natin ito namamalayan. Subukan mong sa tagal mo nagsasabat, huwag mo nalang subukan. Dahil hindi ko magandang pangangaral yan, hindi ko a-advise. Pero dahil lamang sa kapakanan ng diskusyong ito, just for the sake of discussion, mangyari na wag naman, kasve kalila, heaven forbid, na huwag ka magsabat na isang beses. Ano mangyayari sa iyo? Parang may nagkulang sa pagkatao mo, parang hindi mo mawari na walang ka ng kagalakan, parang hindi sapat ang iyong isang linggo. Parang ninakawan ka ng isang bagay na hindi mo mawari kung ano. Yun ang nagpapatunay na hindi ka nakagaya ng dati. Hindi na mawawala sa iyo ang pangingilang sa banal na araw ng Shabbat. Kakasama sa ika-apat na kanyang salita. The fourth utterance, the fourth word, or commonly called by the Gentiles as the fourth commandment. So on and so forth, habang tayo ay sumusunod ng buong puso, ha? Ng buong pag-ibig, ha? Ng buong katapatan, at pwede ko bang dagdagan ng buong kapanabikaan. With all exuberance, alam mo yung humahagalpak na kasiyahan. It is not out of obligation. It is not out of necessity. It is not out of legalism. No, but it is the manifestation and demonstration of our ahava, our love to Hashem. Ito ay pinakikita natin. Kaya we will never be the same again. Kaya habang tayo ay natututong sumunod sa kanyang mitzvot, we gain the benefits and the blessings. Why? All the more we do mitzvot, habang tayo ay gumagawa ng kanyang kautusan, sumusunod ng buong kagalakan, we become like our Father. Like Father, like Son. Like Father, like Daughter.
Yan po ang isang bagay na hindi alam ng marami. At isang bagay nais ko rin ibigyan ng malalim na lundo sa atin. Bago lalangin ni Hashem ang buong langit at lupa, bago niya gawin ang heavens and the earth, sinasabi ng Chazal and the Chachamim, the wise men of old, that there are things that are pre-existent. Ibig sabihin, nananahan na. Nando doon na. Sa Kise HaKavod, sa throne of glory. Doon sa pinaka, the world of Atzilut, the world of Hashem. Na walang klipa, walang masama, walang evil, walang yetzer hara. Wala. It's all Hashem. It's all God. Bago lalangin ang langit at lupa. At alam ba ninyo, mga minamahal, kung ano-ano mga yon? Bago lalangin ni Hashem ang buong langit at lupa, na ito'y hindi alam ng marami. Ang isa rito ay ang Torah. The Torah of Hashem. The Torah that came from heaven is pre-existent. Ibig sabihin ng pre-existent, nananahana bago pa lalangin ni Hashem ang buong langit at lupa. Kaya yung kinuha ni Moshe Rabbeinu doon kay Hashem sa Har Sinai, it is just a Torah, but is for the Olam Asiya or the Olam Hazeh, the present world. It is not the same with the Torah na naroon sa pre-existent with Hashem. It is a lower version, kung maaari kong sabihin. It is a lower version of the Torah HaKedushah. That is how important the Holy Torah is for us. Ibig sabihin, kung yun ay pinagkakaingat-ingatan ni Hashem bago niya lalangin ang buong langit at ang lupa, ando doon na ang kanyang Holy Torah, ano kaya ang ito, ang magagawa nito para sa atin? Ibig sabihin, ito yung makakatulong sa atin na tayo ay makasirit pataas papunta sa Olam Atzilut o sa Olam Haba, sa eternal life that is in Yeshua, the Messiah, our Lord. Others, meron pa mga pre-existent na hindi ko na sasabihin. Another ay yung Shabbat. Bago lalangin ni Hashem ang langit at lupa, meron ng Holy Shabbat. Nakikinig po ba kayo? Meron ng Holy Shabbat. Kaya nga nung bilangin niya, di ba? Yom Echad, the first day. Yom Shnei, Shnei Yom, o Yom Shnei, the second. Yom Shlosha, Yom Arba, Yom Chamisha, Yom Shisha. Pagdating ng seventh day, ano sinabi niya? Shabbat. Yun lamang seventh day ang pinangalanan niya. Lahat puro numero. Day 1, day 2, day 3, Yom Arba, day 4, Yom Chamisha, day 5, Yom Shisha, day 6. Day 7, sabi niya, Shabbat. Ibig sabihin, kilala na niya yung Shabbat niya. Ibig sabihin, bago pa lalangin ang langit, oh, isang bagay na dapat natin yan matanggap sa ating puso. Pag yan ay nakuha mo, nakuha, kaya kailangan pumasok yan, maging daat, a deep, intimate knowledge of God within us. Para saan? Upang tayo'y maging Shomer Shabbat. Ano ibig sabihin ng Shomer? Guardians, keepers, protectors of Hashem's Shabbat. Bakit? Kung naunawaan na natin kung ano itong Torah, kung naunawaan natin kung ano yung ibig sabihin ng Shabbat, we cannot just live without it. At pasasalamatin natin si Hashem ng walang hanggan sa kanyang gift, yung kanyang matana, the gift
Kaya ngayong araw na to, isa ring kapistahan ng Shavuot is the Matan Torah. The giving of the gift. Gift! Paliwala ang gift. Paliwala ang gift kung walang tatanggap. Salamat, ang ganda-ganda ng gift. O sige, tanggapin mo na. Tapos sinasabi mo, salamat, ang ganda-ganda naman yan. Sa akin na lang yan. O sige, tanggapin mo na. Pero ang problema, ayaw, hindi mo tinatanggap. Ang gift ay magkakaroon ng bisa kapag ito ay tinanggap ng receiver, tagapagtanggap. At baliwala itong gift na ito kung hindi ito gagamitin. Hindi ito papakinabangan. Kaya ang Torah ay binigay as the giving, the matan, matan, hamatana, a Torah. The giving of the gift of the Torah. So, with that said, my dear ones, babalik ako dun sa dati kong sinasabi, meron tayong dapat trabahuhin. Hindi ito makukuha ng faith, faith, faith life alone and do nothing. Hindi po po pwede. That teaching is incomplete. That is a very Gentile Christian doctrine or a hermeneutical doctrine which is from the Western Greco-Roman mindset. And that is not quite accurate. Why? Sapagkat sabi ni Shaliach Yaakov, aka James, sorry ha, Yaakov, sorry, diro mo na sabotage ang pangalan, na murder ang pangalan ni Shaliach Yaakov, the half-brother of Yeshua, mantakin mo gawing James. Oh no, sorry. Ang sabi niya, faith, emuna, without works, it is dead. Show me your faith without works, and I'll show you my faith with works. Naturalmente, faith without works is dead. It is true, my friends. Ito ay kinatigan ni Rav Shaul, aka Apostle Paul. Ang sabi niya, work out, work out, work out your salvation with fear. That's the holy reverential fear of God and with much trembling. Work out your salvation in fear and much trembling. In other words, we still have a work that must be applied with our emuna, our faith, and our bitakon, our trust. And what are those things that must be applied? These are the Sefirat HaOmer. Sefirat, the 49 countings of the Omer, na kung saan yung divine attributes ni Hashem ay pinagkaloob niya sa atin during the Sefirat HaOmer. Sino ba sa inyo ang nakatapos ng 49 counts? Sino? I heard you. Oh, you finished. Baruch Hashem, congratulations! Now, the 50th day, that is the world of Messiah. It is a world of limitless and timeless. It is a world beyond above Torah. It is above the Torah. Yeshua is above Torah. That is the 50th day, the realm of the 8, or the realm of the 50. The Yovel, the Jubilee. It is a year of freedom that is found in Messiah, Yeshua, our Lord. Now I would like to continue this. A message na kung saan magandang maunawaan natin ng lubos kung ano talaga ang pinapaksa nitong Shavuot. Ang tanging aral na maririnig natin sa buong sambahayan ng Israel kada Chag Shavuot o kada kapistahan ng Shavuot ay ang Megillat Rut. Ang Megillat Rut or the scroll of Ruth.
At dito sa ating paksa na ito, it is about Ruth. Si Ruth the Moabiah. Siya ay isang Moabite woman. Na kung saan, bago tayo dumako dito kay Moabiah, Ruth, na naging daughter, naging daughter-in-law ni Naomi, sabi sa Ingles si Naomi, sa Hebrew si Naomi, na kung saan, bago tayo dumako rito, magandang matalakay natin kung saan galing ang Moabiah, si Ruth. Ito ay nanggaling sa isang hindi inaasahan, ngunit nangyari, na yung dalawang anak ni Lot na pamangkin ni Abraham, nung sila ay tinangay at pinalaya ng mga malakim, naalala niyo yung dalawang malakim, nagpunta doon sa lunsod ng Sodom at saka ng lunsod ng Amora, mas kilala sa Sodom and Gomorrah. Sila ay kinuha, bilit-bit sila, puwersahan silang pinalabas. Bakit? Nung pa lang may plano na si Hashem. Meron siyang plano na hindi niya pwedeng pabayaan na mamatay doon sa ulan ng sulfur and fire na pinabagsak niya sa Sodom at saka sa Amora. Kinuha niya si Lot at kayong dalawang anak ni Lot kasama yung asawa ni Lot. Ngunit yung asawa ni Lot ay napahamak dahil kabilin-bilin, huwag kang lilingon. Ngunit dahil sa kanyang kapanghinayang sa mga material na bagay, sa mga bagay na kung saan ay kanyang na kinita, kanyang napaghirapan doon sa lugar ng Sodom, na napakatanyag na lugar, napakamayaman na lugar, parang isang Beverly Hills sa United States, parang Pacific Palisade pagdating sa Los Angeles, parang isang lugar na kung saan ay Santa Barbara, the mountainous place sa LA. The rich and famous, yun ang lugar ng Sodom at Amora. Nang hinayang si Mrs. Lot at nung siya'y tumingin papunta doon sa direksyon na nasusunog na Sodom at Amora, what happened? She turned into a pillar of salt. Namatay siya. At sila ay nagpunta, mag-ama ay napasilong doon sa kuweba ng Sor. At akala nitong dalawang babaeng anak ni Lot na buong mundo ay tinupok ni Hashem. At ang buong akala nila na ang buong mundo ay nagliyab at naging abo dahil sa kaparusahan ni Hashem. Hindi nila alam, yun lang cities ng Sodom at Amora ang pinuksa ni Hashem. Kaya ang ginawa ng magkapatid na babae, gusto nilang matuloy ang kanilang binhi, kaya naisip nila, isip ng tao, pamamaraan ng tao, sila ay sumiping and they became intimate with their own father. Nagkaroon sila ng incestuous relationship with their father Lot na kanilang nilasing para magawa nila ang kanilang plano. At hindi na natin patatagalin, sila ay nagdalang tao at lumabas doon yung isa si Moab at yung kapatid naman na babae ng anak din at doon ang galing ang lahi ni Ammon, the Ammoni and the Moabi. At doon nagyari na kung saan parehong sinumpa ni Hashem ang lahi ng mga Moabi at saka ang lahi ng mga Ammoni o Ammonites saka Moabites. Bakit? Alam niyo ba kung ano nangyari doon? Noong naglalakbay ang bayang Israel, sila ay humingi ng tinapay at tubig at babayaran naman nila sa mga Moabites. Ngunit hindi sila pinagbigyan. Hindi sila pinagbilan. Hindi sila sinumpa ni Hashem because they are wicked and evil. No, sila ay kinurse ni Hashem because they were not kind. Hindi sila mabait. Hindi sila mapagbigay.
sa katipan ng Diyos sa walang iba kundi ang bayang Israel. And because of that, tinalaga ni Hashem na walang Moabita na makapapasok sa Kahal Hashem. Kahal is the assembly of Hashem. O pwede mo rin sabihin, Kahal Israel. So walang makapapasok, hindi pwedeng maikasal ang Hudyo sa sinumang Moabite. Dahil sila ay pinarusahan, sinumpa ni Hashem, hindi pwedeng papasok sa Kahal Hashem in the assembly or in the congregation of Hashem or Israel for that matter. So, itong Moabite ay Ammonite ay mga tinatawag na outcasts from Israel. The Jewish people ay pinagbawal to intermarry any Moabite. Diyan nagka-problema ng malaking malaki dahil nung si Ruth pumasok dito sa larawan ng kwento ng mga Hudyo, ito yung mga panahon, mga minamahal, na itong isang saserdote na ang pangalan ay si Elimelech. Pangalan na lang. My God, my King, Elimelech. Itong si Elimelech na isang kohen, kasama niya yung kanyang asawa si Naomi, aka Naomi, kasama ng kanilang dalawang lalaking anak na si Mahlon at saka si Kilion, nagkaroon ng tagtuyot sa lugar ng Bethlehem sa rehiyon ng Yehuda. Alam niyo kung saan sila nag-migrate? Umalis sila, nagpunta sila sa land of the Moabites. At dun pa lamang nagalit si Hashem sa kanilang pamilya. To cut the long story short, maagang namatay si Elimelech at kinasal si Mahlon at saka si Kilion sa dalawang Moavia. Ibig sabihin ng Moavia, mga babaeng Moabites. Sa pangalan nila Ruth at saka yung kapatid niyang si Orpa. Hindi nagtagal, 10 years later, namatay nang hindi nagkaanak si Mahlon at saka si Kilion. Because they were judged and punished by Hashem. Hindi sila dapat nagpunta doon sa idolatrous pagan land of the Moabites. Dahil lamang may tagtuyot. They were looking for greener pasture. But what they have done is a conduct unbecoming for a Kohen like Elimelech. Such as a family of Naomi. Kahit masabihin mo pa na nagsasabat pa yung mga lugar doon. Pero the place of Moab was thickly covered with klipot, uncleanness, tum'ah, impurity. And because of that, they were punished. Doon namatay na maaga si Elimelech at namatay na maaga ang kanyang dalawang anak. Iniwan si Naomi na walang apo. Naiwan si Ruth at saka naiwan si Orpa na walang anak. At sinasabi ng sages, ang pang-apat na dapat pamatay. Alam niyo ba kung sino? Sino? Si Naomi. Si Naomi. Ngunit, subalit, meron ginawa at nag-turn around ang kwento. Ang sabi ni Naomi, aka Naomi, kayong mga daughters-in-law, tinutukoy niya si Ruth at saka tinutukoy niya si Orpa, magsibalik na kayo sa inyong mga pamilya. At magsipag-asawa na kayo sapagkat ako ay matanda na hindi na ako magkakaanak because ang tinutukoy ni Naomi ay yung levirate marriage. Kung may anak pa siya, yun ang kakatawan doon sa namatay niyang anak na hindi nagkaanak. Pero wala siyang anak. Wala na siyang anak. Siya ay talagang baon na. At siya pala ay susunod ng mamatay. Ngunit, etong si Orpa,
Ang ibig sabihin ng orpa is the back of the neck. Siya ay tumalikod kina Ami. At ang sabi ng scripture, siya ay bumalik sa kanyang lupang Moab at siya ay bumalik sa kanyang Diyos, Diyosan. Ito ay isang larawan ng isang Gentile church, si Orpa, na tumalikod kay Naomi, isang type of Israel. At hindi siya umibig, hindi siya naglingkod kay Naomi. Umiyak siya, oo, tumangis siya, oo, pero puro skin deep lamang umalis siya. Sinabi niya, sayonara, aking biyanan. At sabi ni Naomi, ikaw Ruth. Ang ibig sabihin ng Ruth ay friendly or the clinging one. Dumidikit, yumayakap, the clinging one, Ruth. Ano pa hinihintay mo? Ba't di ka na rin umalis sa akin? At ako naman ay babalik na sa aking lupain. Babalik na ako sa Beit Lechem, sa rehiyon ng Yehuda. Ang sabi ni Ruth, hindi ako lalayo sa iyo. Pinanggit niya yung salita na nasa Ruth chapter 1, verse 16 and 17. And that is a form of his commitment and covenantal promise to Naomi, her mother-in-law. Naalala ba ninyo, sa buhay ng mga babae, kadalasan ang magkaaway ay ang mother-in-law at saka yung daughter-in-law. Yan ay palasak na kahit saan ka magpunta. Parating magkalaban yung mother-in-law at yung daughter-in-law. Parating bigiging katatawanan o biruan. Naku, pambihira kasi yung biyanan mo, kaya yung mother-in-law mo. Ibig sabihin, parating kontrapelo ba? Pero iba ang nangyari dito kay Ruth. Ang sabi ni Ruth, bakit ba ako pinipilit lumayo sa iyo? Hindi mo ba alam na ang Diyos mo ay ang aking Diyos? Ang tao mo ay tao ko. Kung saan ka pupunta, doon ako doroon. Kung saan ka mamamatay, doon ako ililibing. Your God is my God. Your people are my people. Where you live, I live. And where you die, I die. May nothing separate me from you. Kaya nung bumalik na si Naomi, pabalik ng Beit Lechem, kasama na niya si Ruth. At mula noon, nung di pa sila dumarating sa Beit Lechem, ang sabi ng scripture, kasama ni Naomi ang kanyang daughter-in-law na si Ruth. Pero nung nagsimula na silang mabuhay doon sa Beit Lechem or Bethlehem, doon sa region of Judah or Yehuda, hindi na tinawag ng scripture si Ruth na daughter-in-law ni Naomi. Ang tawag na kay Ruth ay the daughter of Naomi. Why? Why? Because she served. Alam niyo ba yun, to bless somebody? Bless hindi yung God bless you, God bless you. Parang generic na yun eh. Palasak. The real meaning of bless is to serve. Serve. Paglingkuran. Exactly what Ruth did to Naomi. She served her mother-in-law as her real, genuine mother. At doon nangyari na kung saan ay nakilala ni Ruth si Boaz. At hindi nagtagal na ibig si Boaz kay Ruth. At yung kanyang unang first redeemer, tinanggihan si Ruth dahil si Ruth ay isang Moabia. Alam ni Plony McCloney, ang ibig sabihin nun from the original Hebrew, ang tawag ng scripture dun sa first kinsman, redeemer sana, na ayaw niyang pakasalan, na hinubad niya yung kanyang sandals, ibinigay niya, ibig sabihin,
hindi ko papakasalan si Ruth. Talayo ko madamay sa problema ng yan. Because he knows si Plony McCloney, the so and so, ibig sabihin sa Ingles, hindi nga pinangalanan ng Torah yung lalaking yun dahil hindi niya tinupad yung kalooban ni Hashem. Kaya ang tawag sa kanya hanggang ngayon, si Plony McCloney. Ibig sabihin, Mr. So-and-so, hindi ka kilala, unnamed ka. Tinanggihan niya, kaya ang sabi ni Boaz, sige, para sa harapan ng mga elders ng Israel, i-renounce mo ang pagiging kinsman redeemer. Hiubad mo ang sandalias mo, bigay mo sa akin. Ang sabi ni Plony, okay, no problem, binigay niya. Kaya doon nagkaroon ng pagkakataon na siya ang tumubos sa inheritance sa pangalan ni Elimelech at ng kanyang mga anak na si Maclon at kinasal. Una, nagpa-convert muna si Ruth sa Judaism at pagkatapos ay sila ay kinasal. At mula doon sa kanilang pag-iisang dibdib, nagkaroon sila ng intimacy ni Boaz and Ruth at nagkaroon sila ng anak. Ang pangalan na ay si Oved. Ang ibig sabihin ng Oved ay Eved, servant, or a bond servant. Alam ba ninyo, sinasabi ng Chazal, mga minamahal, pagkatapos ng isang araw ng kanilang intimate relationship nung honeymoon night, the following day, Boaz died. He died. Kaya naging talk of the town. Sabi na nga ba, jinx yan eh. Naku, yan ay merong balat. Sabi nga, malas. Bakit kasi pinakasalan yung Moabian na yung Moabite? Kaya hindi na na-erase yung parang sumpa. Bakit pinakasalan si Ruth ni Boaz? Lumabas si Ovid. At pagkatapos ni Ovid, down the line, lumabas si Peretz. Si Peretz, yung anak ng mani Tamar, asaka ni Yehuda. And down the line, lumabas si Yishai, o yung tatay ni David, Hamelech, si Jesse, Yishai. Alam niyo ba, naging kwento, mga minamahal, ng trash na ito. Napaka masalimuot. Napaka controversial. Napaka nakakalungkot. One of the most misunderstood story is the story of Ruth. Dahil hindi malaman ng sages, nagkakaroon ng makloket ng infighting argument left and right, non-stop argument na illegitimate ang kasal ni Boaz kay Ruth because Ruth was a Moabia. E sinumpa ni Hashem ang mga Moabite para pumasok sa kahal Hashem, sa Assembly of Hashem or Assembly of Israel. Hanggang sa yung talakay-talakayan ng talakayan, napatunayan ng Chazal, the precious sages, the wise men of old, na katanggap-tanggap ang kasal na ginawa ni Boaz kay Ruth. Why? Sapagkat ang sinumpa lamang ni Hashem na hindi pwedeng mag-intermarry o hindi pwedeng pumasok sa congregation ng Israel ay ang mga Moabite men, not the Moabite women. Yung mga naging unkind, naging hindi mapagbigay sa sambahayan ng Israel ay yung mga lalaki. Hindi sila naging kind, hindi sila nagpagbili ng tinapay at tubig nung naglalakbay sa ilang. Not the Moabite women. Kaya nagkaroon ng further discussion, dispute, infighting ang mga rabbanim
And finally, they approved the marriage of Boaz and Ruth. Ngayon, eto na naman tayo. One of the most misunderstood person in the scripture or biblical history. One who had severe inferiority complex even during his infancy and babyhood, childhood, hanggang sa kanyang youth. One of the most ridiculed, pinagtatawanan, inaalimura, mocked during his very young and tender age. One who was almost considered as unworthy among Kahal Israel or the Assembly of Israel or Kahal Hashem, the Assembly of Hashem. The one whose life was very shady and controversial and scandalous. Alam niyo kung sino yun? Walang iba kundi ang anak ni Yishai o ni Jesse, the youngest among the eight. Walang iba kundi si David, Hamelech. Alam niyo ba kung bakit naging man after God's own heart si David? Dahil mula sa sinapupunan ng kanyang ina, siya ay inaalimura. Siya ay pinagtatawanan, siya ay minamaliit. Siya ay kinikilalang outcast of Israel and outcast sa sambahayan ni Yishai, aka Jesse. May nangyari po kasi. Dahil si Yishai o si Jesse, naguurong-sulong siya dalawang isip, ako kaya ay isang Hudyo? Baka ako ay isang Moabite. Dahil ang aking lola ay si Ruth. Hindi po matapos-tapos yung talk of the town na yun kahit sa panahon na ni Yishai. Kaya ang ginawa nitong si Yishai pagkatapos niyang anakan ang pangalan ng babae si Netzebet, the wife of Yishai, who birthed seven sons with Yishai or Jesse, ang ginawa ni Yishai ay dinivorce niya si Netzebet dahil ang takot niya na baka siya ay isang Moabite at hindi siya talaga legitimate Jew to be part of Kahal Israel, the assembly or congregation of Israel. Kaya dinivorce ni Yishai si Netzebet dahil yung kanyang urong sulong ay self-guilt and self-condemnation na hindi matapos-tapos. Hiniwalay na lang niya si Netzebet. At doon sa paghiwalay, nabuo yung pitong anak. Wala pa si David. At nagkaroon ng gusto itong si Yishai doon sa alipin ni Netzebet. Ang ginawa nitong alipin, itong bondswoman, the bond slave of Netzebet, ang sabi, sige, papakasalan ko. Papakasalan ko si Yishai. Pero, ikaw ang kumuha sa lugar ko. Kunwari, ako ikaw. Kung ano yung suot ko, yun ang suot mo. Magpanggap ka na ikaw ay ako. Kausap niya si Netzebet. Kaya nangyari, parang yun nangyari kay Yaakov at saka kay Leah na nag-switch imbis na si Rachel ang ikasal. Yes, you got it. Sinwitch ni Laban yung babae ang ipinakasal, hindi si Rachel, kundi si Leah. Ganun din ang ginawa itong bond servant ni Netzebet, ang ginawa niya, kinuha niya yung kanyang master, yung babae, si Netzebet, na akala ni Yishai
ay yung babaeng alipin ni Nick Seventh. Masalimuot, mga minamahal. So to cut the long story short again, ang nangyari na buntis dahil nagkaroon sila ng intimate relationship nitong si Net 7. Net 7 na hindi niya alam, ito'y si Net 7. Hindi yung bond servant ni Net 7. Si Net 7 yung kanyang pinakasalan ay kanyang sinama nung gabi ng kanilang kasal. And guess what happened? Nabuntis si Net 7. Nalaman ng buong bayan na buntis si Net 7 samantalang divorcee. In other words, ang akala nila naging isang prostitute si Net 7. Kaya mismong yung mga pitong anak ni Net 7 nagdesisyon na patayin si Net 7 kasama nung anak na kanyang dinadala sa kanyang sinapupunan. Na walang iba kundi yun si David. Ngunit ito ay hindi natuloy sapagkat nagkaroon ng pag-uusap ang elders of Israel na huwag nang patayin si Netzeveth bagkus buhayin na lamang si Netzeveth hanggang siya ay makapanganak. Naalala ba ninyo? A repeat performance of the life of Tamar. Si Tamar na pinili niyang huwag magsalita upang hindi mapahiya ang sumiping sa kanya na walang iba kundi si Yehuda. A righteous woman. Bakit hindi siya masalita? Hinayaan na siyang papayag siyang patayin dahil sa akala na marami siya yung nag-prostitute. Pero ang totoo, ang nagkasala ay si Yehuda dahil hindi niya tinupad yung levirate marriage, yung yibun na tinatawag sa Hebrew, na dapat ibigay niya si Shelach dahil namatay si Er, pinalitan ni Onan. Ngayon namatay si Onan, dapat papalitan ni Shelach. Ngunit ayaw na ibigay ni Yehuda si Shelach kay Tamar. Dahil malamang mamamatay din itong si Shelach dahil ito ay malas nung ba? Parang ganun ba? In other words, pinauwi ni Yehuda si Tamar at sabi, sige, ipatatawag na lang kita. I'll call you when I call you. I'll call you when I can. Pero hindi na ginawa ni Yehuda dahil wala siyang balak ipakasal ang kanyang pangatlong anak na Shelach kay Tamar. Nabalita na matay ang asawa ni Yehuda. Nagbigay ng divine inspiration si Hashem. Tinanggal ni Tamar ang kanyang damit pangluksa. Nagsuot siya ng magarang damit. At doon siya nabansaga na isang harlot o prostitute sa Tagalog patutot. At siya ay nagpunta doon sa crossroad at nakita niya si Yehuda at doon nangyari ang kaganapang hindi inaasahan. Tinabihan ni Yehuda itong si Tamar kapalit ng kanyang signet ring at yung kanyang staff dahil wala siyang kambing para ibayad kay Tamar. Kinuha ito ni Tamar. At pagkatapos, makalipas ang ikatlong buwan, nabalitaan ng buong mga bayan na si Tamar ay nagdadalang tao. Nung ito ay isumbong kay Yehuda, ang sabi ni Yehuda, dapat ang babaeng yan patayin. Dahil siya ay nagkasala laban kay Hashem at laban sa Kahal Israel, the assembly or the congregation of Israel. Playing righteous si Yehuda, hindi nagsalita at hindi pinagtanggol ni Tamar ang kanyang sarili. Parang si Netzeveth, hindi niya pinagtanggol dahil ayaw ni Netzeveth mapahiya si Yishai, aka Jesse, na malalaman ng buong tao na hindi pala kilala ni Yishai ang babaeng kanyang pinakasalan. Ayaw pahiya ni Netzeveth si Yishai at tinanggap na lang niya ang katakot-takot na condemnation, katakot-takot na paratang sa kanyang pagdadalang tao. Isang righteous woman is a woman who keeps her mouth silent para lang wag mapahiya ang
kanyang asawang lalaki. Kaya nung si Tamar, ang sabi ni Tamar, sige, papayag akong patayin ninyo. Ngunit, ibigay mo lang ito. Itong signet ring sa itong baston doon sa pinuno ng tribo, the Shevet Yehuda. At nung maabot kay Yehuda, pinaabot ng babae nagdadalang tao na kung sino raw ang may-ari nito, yun ang ama. Yun ang ama na kanyang pinagdadalang tao. Nung malaman yun, na Yehuda, hiyang-hiya siya sa kanyang sarili. Na sabi ni Yehuda, mas matuwid ka pa kaysa sa akin. Mas kilala ni Hashem ang iyong righteousness kaysa sa akin. Doon ang nangyari, mga minamahal. Ipinanganak ni Netzevet ang kanyang ikawalong anak ni si David. At si David, nung kanyang pagkasanggol, binubulungan na siya sa tenga ng kanyang ina. Pinalalakas siya. Ikaw ay pinili ni Hashem ng bukod tangi. Pero habang siya ay lumalaki, siya ay inaalimura, siya ay pinagtatawanan. Anak sa labas! Anak ng prostitute! Siya ay tunay na tumanggap ng napakamaraming kahihiyan. Discrimination. Dahil ang kala ng marami siya ay pinanganak mula sa illegitimate wedlock, clothed with shame, busya. Na kahit daw nung sa panahon na sila'y kumakain sa sambahayan ni Ishay, hindi siya pinayagang tumabi sa pahapagkainan ng kanyang pitong mga kapatid. Gumawa sila ng isang maliit na kainan dun sa sulok ng bahay. At yun ay para kay David. Ibig sabihin, hindi ka namin kinikilala na kapatid. Ikaw ay isang bastardo. Ikaw ay isang anak sa labas. Hanggang sa lumaki siya ng ganun. Siya ay tinapon sa ilang, sa desert, sa wilderness. Dahil ang balak ng mga kapatid, siya ay mapahama, kainin, lapain ng mga oso, ng mga leon isang araw, o tuklawin ng mga panganib ng mga ahas, pagatin ng alakdan isang araw, dahil wala silang pagmamahal sa kanilang bunsong kapatid. At doon, ang kinalakihan ni David ay isang malungkot na buhay. Isang buhay na kung saan ay tinuruan niya ang kanyang sarili, na aliwin niya ang kanyang sariling kaluluwa kay Hashem. At doon siya natutong ubawit para kay Hashem. Doon siya natutong tumugtog ng kanyang harp para kay Hashem. Ginawa niyang isang napakagandang lugar, isang symphony orchestra, at ang kanyang tagapakinig ay walang iba kundi yung mga mababangis na hayop sa ilang o sa Bamidbar o sa wilderness o sa disyerto. Doon inaawitan niya si Hashem at doon niya nagawa yung kanyang maraming salmo. Doon niya nagawa yung maraming mga salita niya ng pananaghoy, pagsumbong, paghingi ng aruga, pagkakandili kay Hashem. Doon niya ginawa yung tehilim, yung psalms sa ilang. Araw-araw, nire-release niya yung kanyang hinanakit, yung kanyang sugat, yung kanyang inferiority complex, yung kanyang pangulila sa tatay, pangungulila sa nanay, yung kanyang patbat at sakbibi sa kanyang pag-iisa. Dinevote niya ang kanyang pagkataong loob, yung kanyang neshama kay Hashem.
yun ang buhay ni David Hamelech hanggang sa dumating ang dakilang araw na dumating si Shimuel Hanavi, the prophet Samuel, doon sa sambahayan ni Ishay at pinahilera niya yung kanyang mga anak dahil nag-usap si Hashem kay propeta Shimuel na isa sa mga anak ni Ishay ang pipiliin na maging hari ni Hashem na papalitan ang haring Shaul. Kaya pinahilera ni Ishay ang kanyang pitong anak. Ang unang-una yung matipunong katawan, magandang lalaki at mukhang itsura na magiging hari. Ang pangalan ay si Eliab. Nung dumating si Eliab, mismong si Shimuel Hanavi na convince na maaring siya na ang susunod na hari na papalit kay Hari Shaul. Ngunit nagsalita si Hashem kay Shimuel Hanavi at ang sabi ni Hashem, huwag kayong tumingin sa panglabas na katangian. Dahil kayong mga tao, tumitingin kayo sa panlabas na katangian samantalang ako na si Hashem na inyong Panginoon, tumitingin ako sa puso ng tao. Kaya natapos yung pitong hilerang yun, walang napili si Shimuel Hanavi. Kaya ang tanong ni Shimuel, wala ka na bang ibang mga anak maliban sa mga ito? Nagsalita si Ishay na halos nakalibutan na niya na meron pala siyang isang panganak na hindi niya kinikilalang anak. Akala niya anak sa labas, hindi niya alam anak niya sa tunay kinetsevet. At pinatawag niya si David. At pagdating ni David sa harapan ni Shimuel Hanavi, nagbusilak na liwanag ang buong sambahayan. Yung the potential energy na itinago ni Hashem sa katauhan ni David na pinayagan ni Hashem na mabalot ng kontrobersiya, mabalot ng kahihiyan, mabalot ng napakaraming mga katanungan sa buhay ni David upang hindi matuklasan ni Hasatan ang tinatagong busilak na kaloob ni Hashem para sa buong sambahayan ng Israel na minsan ay magiging pinakatanyag na hari ng Israel. Yun si David Hamelech. Kaya ang pangalang Adam, Adam, spelling with an Aleph, Dalet, and Mem, Adam. Ang ibig sabihin ng Adam na yon, mula kay Adam, dumako sa gitna, yun ang Dalet, referring to David Hamelech. At yung huling letra ay yung letter Mem, referring to the seed of David Hamelech, who is the Mashiach. Mashiach ben David. Kaya si David ay naging katanyag, tanyag, pinakatanyag na hari ng Israel. Sapagkat siya ang walang pasubaling lalaki na humahanap sa puso ni Hashem. Bakit siya naging David? Bakit? Sapagkat siya ay taong ipinanganak sa kahihiyan, sa pag-aalimura, sa kahirapan, sa lonely life. Pinanganak siya punong-puno ng kahihiyan. Pinanganak siya balot sa pag-aalimura sa kanyang pagkatao. At yun ay pinayagan ni Hashem sapagkat
Hinubog siya ni Hashem sa buhay, sa presensya ni Hashem na nangyari, na hulma ang kanyang pagkatao sa wilderness, sa disyerto, sa ilang. Kaya si David ang sumulat ng "One thing I desire of the Lord, and that I seek after, and that is I may dwell in the house of the Lord, and that I may inquire of the beauty of the Lord, and inquire in His temple." Siya rin ang sumulat ng Tehillim chapter 23. "Hashem is my shepherd, and I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leads me beside still and quiet waters. He restores my soul. Yes, though I walk in the shadow of the valley of death, I will fear no evil. For thy rod and thy staff, they comfort me. You anoint my head with oil. My cup runneth over. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord." My dear friends, mga kaibigan, mga minamahal, ang buhay ni David ay ang buhay na isang halimbawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung papaanong hinubog ni Hashem si David, ay gayon din ang paghubog ni Hashem sa kanyang mga Nevi'im, mga prophets, sa kanyang mga Sheliachim, mga apostles, sa kanyang mga servants, maging ang pinamuhay ni Mashiach ben David, ang ating Panginoong Yeshua, na famous sa salitang "Foxes have holes, birds have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head on." Though he was God, he did not think it is to be equal with God. He thought it robbery to be equal with God. But he humbled himself. He emptied himself. He lived like a servant and became obedient to the point of death. Death on the cross. Therefore, God exalted him above all the heavens, where all knees will bow and all tongues confess that Yeshua is Messiah, for the glory of the Father in heaven. There is no other way. This Shavuot, Megillat Ruth, Tamar, Yehuda, the prophets, David, the apostles, binatbat, dinala ang kahihiyan upang makaisa ang ating Panginoong Yeshua. Naging lingkod hanggang sa araw ng kanilang kamatayan. Ngunit walang kumitil, walang kamatayang nakakitil sa sino man sa kanila, sapagkat sila ay nasa antas ng 50 level, the level of Shavuot, the level of the 50, above time and space. That is the world of Mashiach ben David. That is the world where we live in today. The world above is Torah of the present world. We are living in the world
of the Torah of Mashiach. Si Mashiach, di siya nag-travel ng bangka o ng babor, he walked on the water. He is above time. He is above space. And he brought us to sit down together with Messiah Yeshua in heavenly places. Ephesians chapter 2, verse 6. Tayo, the remnant builders for the restoration of the house of Israel, for the final redemption, the final geula. We are the remnants, the builders. We are the testimonies, the witness of the risen, resurrected King and Messiah, Yeshua. Always, never forget, my friend. This Shavuot is the day we have been brought in the 50th level, not the 49th, the 50th, the level of Messiah Yeshua, the level of freedom, the level of Jubilee. Shabbat Shalom. Chag Shavuot Sameach. May the God of Abraham, Isaac, and Jacob bless you. Amen, Ken. Yehi Ratzon.